Kaibigan, isang pinagpalang hapon siyo kaibigan, no? Ayun mga kaibigan, susamahan niyo ako, mag-unbox tayo ngayon ng isang pangmerinda na susubukan natin kung pwede sa diabetes mga kaibigan. Okay, so ito na, buksan po. So, ayan mga kaibigan, no? Ito yung ating nabili sa TikTok. Ayan. Ayan mga kaibigan, no? So ito yung ating i-review ngayon, yung soda crackers mga kaibigan. Dalawa yung ating kakainin kasi mukhang bitin tayo pag isa lang. Titingnan natin kung ilan ang blood sugar after 1 hour mga kaibigan, okay? Magtitesting muna ako ng aking blood sugar. Ayan mga kaibigan. Yan yung ating blood sugar ngayon. Okay, so 120 milligram per deciliter mga kaibigan ang ating blood sugar dahil yan sa iniinom nating spirulina at Ganoderma. Ayan. So ito na, kakain tayo ng dalawa. Ha? Ayan, titesting natin kasi ano to eh, bago to ngayon, soda crackers. So tatlong laman bawat isang balot. Masarap kaibigan. Wala masyadong maramdaman na tamis. Yan mga kaibigan, nakaubos tayo ng dalawa. Ang oras ngayon ay eksaktong 5:20 ng hapon, no? 5:20. Mamayang 6:20 ng gabi ay susukatin kulit ang ating blood sugar para makita natin kung ilan ang increase ng ating blood sugar 1 hour after natin kumain ng soda crackers mga kaibigan. Ayan, so kung bago ka lang sa ating channel mga kaibigan, please do subscribe. And mga kaibigan, no? So naka 6:20 na tayo, naka 1 hour na tayo after tayo kumain itong soda crackers mga kaibigan. Mga kaibigan, kung gusto niyo matikman itong klase ng soda crackers na to, ay ilalagay ko yung link doon sa description mga kaibigan, no? Para matry nyo rin mga kaibigan, okay? So ito na. ang sugar natin kanina. Ayan. Ito na. Okay, so walang kukurap mga kaibigan. Yan na. 120 kanina. Bago tayo kumain. Ayan ay 147 mga kaibigan. So 27 milligram lang per deciliter ang increase mga kaibigan. No? So, ayan mga kaibigan, 27 milligram per deciliter lang ang increase. No? Ng ating blood sugar within 1 hour. So, medyo maganda ito at okay lang. Dalawa pa nga ang kinain natin, mga kaibigan, no?